Inarekomenda ng gagibain ang gusaling nasunog sa lungsod ng Maynila kahapon dahil nanganganib na rin itong gumuho. Nakatutok si Dante Perello live mula sa Maynila. Dante. Yes, Mel, tumagal nga ng halos 17 oras ang sunog rito na umabot sa 5th alarma bago tuloy ang naapula. Pasado alas 11 pa ng umaga kahapon nang sumiklab ang sunog sa isang paupahang bahay dito sa Antonio Rivera kanto ng Tayuman Street, Maynila. Pero bandang alas 4 na ng madaling araw kanina nang ideklarang fire out ang apoy sa 4 na palapag na gusaling ito na nadamay lang sa sunog. At hanggang kaninang hapon, umuusok pa rin ang gusali dahil sa nasunog ng mga nakaimbak na payong at damit. Hindi naman agad napasok ng mga bumbero na magsasagawa ng mapping o overhauling operation ang gusali sa pangambang bumagsak ito. Nag-collapse na raw kasi ang firewall ng gusali matapos lumambot at rumupok ang pundasyong bakal at simento nito dahil sa pagkakadarang sa init. Supposed to be, we should enter inside the building para halukain po yung mga rubbles dun sa ilalim. Kaya lang, it's not safe for our firefighters to do that. So the best possible approach is to demolish the building. Dahil delikado, inirekomenda na ng Manila Fire District at City Engineering Office ang demolisyon sa gusali. Pero kailangan pa raw itong ma-inspeksyon ng insurance company bago ideklarang total loss. Sasarado na lang muna namin yung area para hindi delikado. As soon as possible, kailangan maibaba muna yung mga delikadong yung mga hollow blocks. Baka may matamaan, may madisgasya. Tinatayang mahigit sa 2 milyong piso ang halaga ng pinsala. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog na tumupok sa mahigit 30 bahay. Pansamantala munang tumutuloy ang mga nasunugan sa kanilang mga kaanak. Eh siyempre nangangambang rin kami dahil kahit nasunog na kami, eh parin pupuntahan pa namin yung mga natira namin labing nasunog. Eh siyempre pagkuha namin yun, eh kung baksakan kami ng mga pader, abutin kami. Nasa gitna ako kami ng pagitan ng building at saka ng apartment. Ubus na yung bahay namin, kanya lang yung building, ang tendency doon bumaksak na ganun. Kaya hindi muna kami magpapagawa. Matadaganan po kami. Tsaka hindi po kami makakakilos. Mel, isinara na at hindi na pinadadaanan sa mga sasakyan ang Antonio Rivera Street na nasa harap ng gusali. Dahil nga sa peligro na anumang oras, ay maaaring bumagay ito at may mabagsakan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Dante Perello.